Kamusta mga barkada? Tayo po'y nagbabalik sa Kadakrap Season 4 mga kabarkada. At ito po ay episode 17. Oh my goodness, tayo yung nagbabalik sa Kadakrap. Wow, Kuya Sly, mukhang weekly ka na po mag-upload ng Kadakrap ha. At nandito na nga po tayo sa ating gold farm mga kabarkada. Kasi kung nakikita nyo naman po, napakadaming zombified piglin at ang level po natin sa may ibaba ay 473. O, diba? Napakalupit. At kaya po ako nandito sa may gold farm mga kabarkada. Ay, syempre, meron tayong gold shop mga kabarkada na kailangan natin punan ng mga laman mga kabarkada. Kaya, ito pong nakikita nyong pagka-grind ko ng sobrang tagal habang ako'y nagro-Roblox. Ito na po ang ating nakuwang gold mga kabarkada. Meron na tayong full chest na gold nugget, pero hindi lang po yan yun. Meron pang dalawang double chest mga kabarkada. Meron pang tatlong double chest. Apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu, labing isa, labing dalawa, labing tatlo, labing apat lang. In-expect ko makaka-20 ako pero 14 na double chest ng gold nugget. Pero syempre, dahil meron tayong mga gold nugget, meron din naman tayo mga gold ingot mga kabarkada, or gold ingot kung ano man gusto nyo tawag doon. Pero hindi isang piraso, ano yan? Dito yung sa may kabila, ayan o, napakadami. So technically, meron na tayong 4 stacks ng gold block. Oh my goodness, sa gold ingot pa lang to mga kabarkada. Oh my goodness, grabe, napakadami natin maibebenta. Teka, saan na ba yun? Naliligaw na ako sa sobrang dami ng chest. Oh my charop! Ang charop ng gold! Kulay dilaw, my favorite color. Oh my goodness! Oh my goodness! Tapos mayroon pa mga gold nugget na pwede pa natin gawing gold ingot, na pwede natin gawing gold block. Oh my goodness! Ilan kaya itong lahat na ito? Teka, ikakrap ko lang. Wait lang. Sandali lang. Medyo matagal-tagal na proseso to, so ikakrap ko muna. Wait lang. Oh my goodness! Almost 15 stacks mga kabarkada ng gold block! Napakadami nating gintong pwedeng ibenta. At itong diamond na nakikita nyo na to, dadami yan mamaya. Oh my goodness, kailangan natin ibenta lahat ng ginto na to para tayo magka-diamante at makagawa pa tayo ng maraming negosyo. Teka, ba't hindi magsama tong dalawa na to? What? May pangalan ba to isa? Dapat walang pangalan niya na. Bakit hindi ko kayo mapag-combine? Oh, space? Bakit ayaw nila mag-combine? What? Peking diamond ba to? Hindi na. Oh my goodness. Kinabahan ako. Akala ko peke yung diamond. Oh my goodness. Pero may malaki akong problema dito sa gold farm natin mga kabarkada na kailangan nating solusyonan. Kaya ang gagawin ko po ngayon ay syempre maglalakad. Maglalakad na po tayo pa uwi mga kabarkada. At yun yung pinaka-ayokong ginagawa dito sa gold farm, yung naglalakad ka. Tingnan mo, napakalayo kaya nitong lugar ng gold farm natin, mga 2,000 blocks away, tapos lalakarin ko. Kaya kailangan natin maghanap mga kabarkada ng snow biome, kasi kukuha po tayo ng malupitang yellow na kulay puti. Kita mo yon, yellow siya pero kulay puti. Yellow na kulay puti. Do you get? Yellow na kulay puti. Hindi nyo talaga get. Okay. At matapos sa aking mahabang paglalakbay mga kabarkada, meron na po tayong isang buong shulker box at isang magandang tanawin. Oh my goodness, ang lupit ng shaders, no? Tingnan nyo, nakikita nyo ba yung reflection na yan? Oh my goodness! Ang ganda at ang lupit ng pagkakagawa nila ng shaders na to, kasi nakapag-generate sila ng reflection sa Minecraft. Tingnan mo naman, ang angas! At unlimited packed ice to mga kabarkada. Pero merong isang downside to eh. Kung nakikita nyo naman po, kapag pinindot ko yung ating coordinates, ito po yung negative 11,000 by positive 2,000. At alam nyo ba kung nasan yung base natin ha? Nasa zero. Zero coordinates, tapos nandito na tayo, napakalayo. At buti na nga lang mga kabarkada, yung naglagay na po ng portal dito si Clarence. Kaso kailangan kong hanapin kung nasan yung portal na yun. Sa akin ba yung lumulutang na yun? Oo, sa akin. Ay hindi, alam ko akin yun. Dapat hindi ka mag-iiwan ng mga lumulutang na packed ice. Masama yun. Pero ang pinakamasama ay yung maligaw dito na mayroong 476 levels na kailangan ko pang mamatay para makauwi. Oh my goodness, mira. Ooh, ang angas nito ha. Pwede mong gawing ice rink. Asan yung portal? Uy, naliligaw na ako. Asan yung portal? Hindi ko makita. Teka, nasan na ba yun? Alam ko in-screenshot ko yung coordinates na eh. Ayun! Nakala ko hindi na tayo makakauwi. Oh my goodness. Lagi nyo tatandaan, lagi nyo i-screenshot ang inyong pinanggalingan. So ito yung mga moments mga kabarkada na lumipas na po ang isang oras, pero para sa inyo ay 5 seconds lang yung lumipas. Isipin nyo lahat po ng ginather natin ng mga materials mga kabarkada. Kailangan ko po siyang ilapag dito, which is pabalik-balik ako. So nilapag ko tong wall na to, tapos pagdating natin dito, maglalapag naman ako ng wall dito sa may kabila, papunta dun sa may base natin. Pero ang pinakamalupit dito, dahil tapos na nga itong ating ice pathway mga kabarkada, eh makakapunta na po tayo sa base natin at makakapunta na tayo dito sa may gold farm natin na napakabilis. Actually, hindi ko nakikita yung gold farm, napakataas niya, no? At syempre, nalagyan ko na po siya ng mga golden pressure plates para wala po mag-i-spawn naman
mga piglin, mga skeleton at mga pigman or zombified piglin kung ano man gusto nyo tawag sa kanila. Pero isipin nyo yun ano, kapag nagbibuild kami ng mga base, kapag nagbibuild kami ng mga kung ano-ano, para sa inyo, lumilipas lang siya ng mga 5 seconds, mga 10 seconds, yung biglang lipat ng clip. Pero sa amin, inaabot kami ng ilang oras. Tapos, kailangan ba namin pahabain yung video para lang mai-upload namin na maayos? O di ba napakabilis natin nakauwi? Napakalayo na nilalakad ko para lang makapunta sa gold farm. Tapos ganito lang pala kabilis kapag meron kang ice pathway or ice expressway. Si Mayor Sly ay mabait na kapitbahay. Oy, pre! Sly! Kamusta ka, pre? Okay naman, nagtatanim lang ako dito. Napadalaw ako dito, pre, kasi may narinig akong balita. Ano yun? Na meron ka daw isang bagay na kailangan mo. Oo, pre. Kailangan ko na ito, pre, oh. Ah, saan? Ito. Tingnan, kung tama nga ito. Narinig ko. Ito. Ay, yan nga! Ito ba? Ito. Bakal. Yung nalalaglag niyan kapag pinatay mo. Oo, kailangan ko ng pinapatay bakal. Alaga ko yan eh, bantay ko yan dito. Ah, oo. Alam mo pre, ano mo ba yung bakal? Gagamitin ko dito sa build ko pre. Anong build? Tingnan. Check mo to. Asa, yung build ko kasi ngayong season eh, modern. Modern pa rin naman ako pero... May rate dito. Oo nga, ihimo ko sino naglagay. Ayan. Oh. Ay, oo nga pala. Technological ka nga pala, pre. Yep, kaya kailangan ko ng maraming bakal. Modern eh. Baka naman meron ka dyan. Marami ka ba dyan? Tulad ng sabi ko kasi sa'yo dati, pre. Mahirap kumuha ng gold, di ba? Yun nga eh. Eh, mahirap din kumuha ng iron kasi minimina din yan. Di ba? Totoo. Mm. Pero, sa ngayon kasi, pre, hindi kasi ako ngayon negosyante. Hindi ako pumunta sa'yo para maging negosyante. Ayun eh, wala rin akong may offer na diamond sa'yo. Eh, paano yan? Paano ko mababayaran yung... Hindi, pre. Pumunta ako dito bilang isang mabait na kapitbahay. Teka lang, parang medyo nagdududa ako ng konti. Ano, walang kaduda-duda. walang ano to, pre, walang hidden agenda. Mabait walang lang talaga. Walang hidden agenda. Baka mamaya may pumunta sa akin ditong maniningil. Wala, pre. Wala kang sisingilin. Ito, naka-record to, pre. Wala kang sisingilin. Kahit isang diamond, kahit kurot ng diamond, wala. Mga kabarkada, mga kalahi, recorded. Recorded. Ito, pre. Ito. Lahat niyan, kung ilan ang gusto mong kunin, pre, nasa sa'yo. Oh my gulay. Libre, no strings attached. Teka lang, medyo parang kinabahan ako ng 20 doon ha, teka lang. Wala, pre, 100%. Kahit mahirap kumuha ng iron, sayong sayo yan. E di, ano, lahat na to. Okay, walang problema. Okay lang ba? Oo, walang problema. Baka may something na agenda to ha, hidden wala, agenda pre. Ha. Andito o bilang isang mabait na kapitbahay. Ayan ang gusto ko, sige. Bibigay ko ang tiwala ko sa'yo, pre, ha, pero... Basta, ito lang pre ang gusto kong tandaan mo. Ano? Bubulong ko sa'yo. Ano? Sige. Sa akong mabait na kapitbahay. Sly the Miner. Isang mabait na kapitbahay. Tama. Okay. Isasaksak ko sa utak ko yun, okay? Pero pre, hindi kasama yung shulker. Yung iron lang. Okay. Sige. Ito. Wala rin akong diamonds eh. Sly the Miner. Mabait. Isa. Mabait na kapitbahay. Tama yan. Ipagkakalat ko yan kasi totoo naman talaga. Yeah. Ikaw ba naman bigyan ng isang shulker ng blocks of iron? Tama, libre, diba? No strings attached. Teka, may read. Mas ka dito. Oh, tingnan mo, napakabait ko. Wala na, no strings attached. Masyado mang weird, pre. Medyo, pero wala. Parang siguro naman nagbabago ang tao. Oo. Tandaan mo, pre. Sly the Miner. Mabait na kapitbahay. Sige. Maraming salamat. Ingat. Si Mayor Sly ay mabait na kapitbahay. Ano ba yan? Naligo lang ako eh. Nag-AFK lang ako ng saglit para maligo. Tapos ito na yung dadatnan ko pagbalik ko. Sly the Miner was slain by a spider. Spider pa talaga yung pumatay sa akin. Oh my god, tingnan nyo yung level ko. 479. At maglalaho lang. Ikaw yung salarin ha? Ano ba yan? Nagkaroon pa ako ng 1 sa pangalan. Si Master Zork ang may kasalanan nito kasi pinapunta niya yung spider dito. Tingnan mo, online siya oh. Hindi siya AFK mga kabarkada. Ibig sabihin siya yung nagdala ng spider sa atin. Nanise, naghanap ng masisisi. Yung level ko, 497 yung naging 7 na lang. Ikaw, inaabangan mo pa ako ha. Hindi pala mabisa tong fence gate na to. Nakakadaan yung mga spider. Akala ko hindi na makakapasok yung mga zombie. Hindi na nga, pero yung mga spider naman ang pumasok. Ano, isa kape, aamba kape. At isa sa mga kailangan natin gawin ngayon mga kabarkat. Pinatay na kita. So gagawa tayo ng platform dyan sa may gitna para sa ating bee farm. At the same time, itong ating pumpkin farm mga kabarkada. Susubukan kong lagyan ng design. Narinig nyo yun? Susubukan.
Kasi medyo nahihirapan na akong mag-design ng ganitong mga klase ng build, mga kabarkada, yung mga matataas. At syempre, very limited lang yung space natin. Dapat hindi tayo lalagpas doon sa may circle na platform. At kung nakikita nyo naman yung build DMC, medyo may pagkakahawig na dito sa ating malupitang pumpkin farm. Pero syempre, lalagyan natin na exterior to para medyo maganda naman tignan sa malayo. O diba? Para hindi lang mukhang isang malaking blocky na item. Si Mayor Sly ay mabait na kapitbahay. Hello po! Hello? Avery? Hello! Hi, Sly! Hello, Avery! Ang lupit naman ang pagkakagawa mo dito. Siyempre! At ang pinaka-favorite ko dito, itong napaka-cute! Asa na yun? Asa na yun? Asa na? Asa na? Asa na? Ito, hindi ko makita! Ayun o! Yung cute na pickaxe! Ang cute! At charap hawakan! Charap niya hawakan, ganun o. Gusto mo nalang lumaki ka, no? Tapos yun na lang yung gawitin mo. Ang angas mo, lupit ang pagkakagawa mo. Oh my goodness, solid. Pero, kaya ako naparito kasi may nabalitaan. Ay, ano yun? May nabalitaan ako na isa ka daw sa mga taong nangangailangan ng tulong pagdating dito. Uy! Tumayo yung balay mo ko din, ha? Nakita mo ba? Kailangan mo ba yan? Kailangan mo ba yan? Uy! Dalawa na ito, actually. Ay, well, yan lang meron ako, eh. Ay, yan lang. Okay lang, okay lang. Anong bayad para dito, ha? Ay, dyan tayo magkakaroon ng magandang usapan. Kasi, alam mo, nakapansin ko dito sa Alakrap, medyo short tayo sa diamond. Okay. Lalo na, ito. Yan, oh. Napunta sa munisipyo lahat. At alam ko, isa ka rin sa mga taong na kailangan din ng diamond. Kaya, itong nakikita mong course dirt, libre lang. Uy, libre? Libre lang! Ang gagaling mismo sa akin, si Slide the Mind. Ah, sige, tatamayin ha, kakunin ko. Libre, no strings attached. Oh, parang talaga nagdududa ka. Ginawa na. Parang pareho kayo. Nung ginawa ko kay Jay Secret to, nagduda din siya. Hindi ba mukha-mukhang katiwa-tiwala sa pagbigay ng mga gamit? Ay, hindi naman. Hindi lang siguro ako sanay. Ah, hindi ka sana. Pero hindi kasama yung shulker box. Sa akin yung shulker box. Ganun ba? Yan lang yung shulker box. Wala akong diamonds. Ah, sige. Buti na lang yung shulker box sa akin. Libre. No strings attached. Talaga ba? Titigan mo ako sa mata. Titigan mo ako sa mata. Libre. Baka pag ginawa ko to, bigla akong sumabog, ha? Wala dyan. Walang wiring dyan. Walang wiring. Okay na. Okay na. Salamat. Si Mayor Sly ay mabait na kapitbahay. Nakikita nyo naman, mga kabarkada, napakalupit na ng ating malupitang pumpkin farm. Tingnan nyo naman yan, gumagamit pa tayo ng note block, mga kabarkada. Ano yun? Bakit may deep slate na naligaw? Ano yan? Bakit may naligaw na isang pirasong deep slate? Ano ba naman yan? Ang ganda-ganda na ng build ko, tapos may makikita kang deep slate sa Gedli. Pero syempre, kung nakikita nyo naman po, mga kabarkada, bagaman medyo plain ang ating design at wala masyadong detalye, eh maganda na po siyang tignan. Tignan nyo naman, lalo na nung meron tayong nilagay na note block na nagpalagay ng texture, mga kabarkada. Tignan mo naman, imbis na naging flat siya, nagkaroon pa siya ng texture dahil dun sa main note block na nilagay natin katabi ng mga deep slate tiles, mga kabarkada. O diba, napakalupit ng ating malupitang pumpkin farm. At syempre, isa po sa mga inayos ko, mga kabarkada, kung nakikita nyo naman po, imbis na ganito kataas ang ating note block wall, eh binabaan ko na po siya ng 3 blocks high lang na note block. Kasi kung nakikita nyo po dito sa may gilid, eh nilagyan ko rin po ng 4 blocks high na note block. Pero dun sa may banda sa may dulo, 3 blocks high lang po, mga kabarkada. So ibig sabihin, hindi pantay. Kung nakikita nyo dito sa ating malupitang mining area, 3 blocks high lang din po ang ginawa ko. Pero bakit ko ginawang 4 blocks high to? Ano ba naman yan? Eh hindi na naging pantay. At the same time, kung nakikita nyo po, mga kabarkada, eh nakapaglagay na po ako ng platform sa gitna ng ating mining area at ng ating malupitang pumpkin farm. At ito pong platform na to ang paglalagyan natin ng bee farm. Kasi kakailanganin natin ng mga comb, mga kabarkada, para dito sa ating mga copper blocks para hindi na sila mag-oxidize, lalo na itong nakikita nyo ang ating malupitang copper golem farm. Copper golem farm talaga, hindi copper golem lang, hindi kasi magkakaroon ng farm kasi hindi nyo binoto yung copper golem. Pero ang original na kulay talaga niyan, mga kabarkada, ay yung kulay po talaga ng copper, which is yung medyo oranges na reddish na hindi mo malaman. At syempre, para po magawa natin ang ating malupitang bee farm, mga kabarkada, kailangan po muna natin maglagay ng sahig. Tapos yung sahig na yun, mga kabarkada, doon natin ilalagay yung farm na kung saan didesignan din natin yung farm na yun. At syempre, katulad nung design na ginawa natin dito sa may pumpkin farm natin, na medyo simple lang at hindi siya masyadong steampunk theme. Actually, parang hindi na nga naging steampunk yung mga build natin dito. Parang naging industrialized area na lang. Parang industrialized brick na yung sa sobrang dami natin na ginamit na bricks, mga kabarkada, nagmukha na lang po siyang industrial area. Hindi na siya mukhang steampunk. Ito nga, hindi na ito mukhang steampunk eh. Mukha na talaga siyang bricks na lang sa may industrial area. Si Mayor Sly ay mabait na kapitbahay. Tao po! Hello! Uy!
Ken! Uy, ayun. Long time no see! Parang walang nagbago dito sa face mo ah. Ay, di, ito yung bahay. Meron, may bago, dyan. Yan, bagong ba. Bagong tayo. May kailangan ka doon ng isang item na napakali. Mm, sobra. Kung pwede ko bang hulaan ko niyan? Ano yan? Kulay gray ba yun? Uy, tama. Gray. Tapos yung kulay gray ba na yun, parang mini-mina. Tama, mini-mina. Kaya ako nandirito, Ken, kasi meron ako nung hinahanap mo. Ito ba yun? Ano yan? Oo, eto nga. Eto yun. Undecided. Kaso! Siyempre, kaso, alin? Opo. Alam mo na. Di pa ako nagsasabi, alam mo na. Wala akong diamond eh. Alam ko naman na lahat tayo sa kada club eh. Medyo short sa diamond, lalo na mahal yung pwestuhan sa shopping district, di ba? Oo, oh, grabe. Mahal nun. Well, nandito ako bilang isang mabait na kapitbahay. At libre na lang tong undecided. Uy, grado ba yan? Libre. No strings attached. Walang... Libre yan, no? Oh, libre to. Pero hindi kasama yung shulker. Yun naman lang. Grabe, mabait. Grabe naman. Mabait ako. Ako si Sly. Mabait na kapitbahay. Mabait, grabe. Oh, walang halong ano. Libre yan lahat, ha? Oh, iskam yan. Ay, iskam yan. Kunin mo na. Wala, akong sinasabi. Kunin mo na. Libre yan. Diyan na dulas eh. Wala akong sinasabing kahit na ano. Okay, yan. Okay na. Okay na. Walang kahit na ano bayad yun. No problem. Thank you. No problem. Grabe. Tama. No strings attached. Sige. Libre. Bye-bye. Si Mayor Sly ay mabait na kapitbahay. So simula ngayong araw mga kabarkada, meron na po akong allotted time kung kailan po ako magre-record at kung gaano kahaba po ako magre-record para po makapag-upload ako consistently. Kasi consistency is key mga kabarkada, lalo na po kapag kayo ay nag-YouTube. Siyempre para alam nyo palagi na mag-upload ako at hindi ko kayo iiwan sa ere. At andito po ako sa may trading hall ko kasi kailangan ko na maraming emeralds para sa ating mga building blocks at mga future projects. So syempre, katulad nga po ng sabi ko, meron na po tayong allotted time para sa pagre-recording ko kaya wala na tayong magagawa mga kabarkada. Ito na po, nasagad ko na po yung oras at ito pa lang po yung mga nagagawa ko na kapag nakagawa tayo ng daanan patungo sa may gold farm natin at naayos ko na rin po yung pumpkin farm natin. At next episode, ayusin ko na po ang ating malupitang bee farm mga kabarkada. Pero yun lang para sa araw tanggas muli. Paalam. Napagod ako mga kabarkada kasi pinagsasabay-sabay ko lahat. Gagawa pa ako ng assignment mamaya tapos magre-record na naman ako ng Roblox. Tapos magre-record naman ako sa may Jolly Slide. Tapos magre-record na naman ako ng assignment para sa gagawin namin sa susunod na araw. Tapos madami, pagod na ako. At medyo gumagana naman yung process na meron tayong allotted time sa pagre-record. At sana gumana siya ng tuloy-tuloy at sana maging matagumpay ang itong aking experiment.